So, welcome sa EasyTech. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag CD burning o mag burn ng CD. So, hindi ako eksperto, ulitin ko, hindi ako eksperto sa larangang ito, kundi ito ay aking natutunan lamang at nagkaroon ako ng successful na nagawa sa larangang ito. So, huwag na natin patagalin. Let's start. So ngayon, punta tayo sa video ko na nirecord ko na before. So ito ay nagawa ko na. Ito na lang ang gagawin ko ng tutorial. So ayan, i-open natin yung video. So dito, pause muna natin. Yan, na-open natin yung ano dyan. Yung Ashampoo. Ayan, nandito na tayo sa platform ng Ashampoo Burning Studio. So, ayan, makita nyo dito, yung in-link ko ito, may lumabas na ganito. Create a new CD, DVD, Blu-ray disc, burn files and folders on CD, DVD, or Blu-ray disc. So, meron din dito at update an existing CD, DVD, Blu-ray disc. Add or remove files and folder. So, ayan. So, dito sa ikadalawa, pag-click backup files and folders, backup data can span several CDs, DVDs, Blu-ray disc. It also can be compressed and encrypted. Restore an existing backup, restore from CD, DVD, Blu-ray disc, or hard disk. So, ayan. Yan ang mga pwede niyang gawin. So, tingnan nyo lang dyan. Meron naman siyang extraction katulad ito. Ito, dito naman, burn or RIP music. So, ito, create an audio CD can be played on normal CD players. Create an MP3 or MACD, DVD, Blu-ray disc can be played on CD, DVD players with MP3 or WMA support. Just copy music files to a CD, DVD, Blu-ray disc only be played on a PC. Yan po. Only be played on PC. Yan po ang pwede lang sa ano. So, RIP audio CD. Save audio tracks on your hard disk. Ito po. So, ito. Kung gagawa kayo ng ano, gusto niyo i-play sa CD, DVD, dito ang i-click nyo, create an MP3 or WMA CD, DVD, Blu-ray disc. Yung MP3 po to. So, dito, audio. So, mga audio lang to siya. Audio lang ito na part na ito. So, ito. Dito na naman, dito naman, create a video DVD can be played on all DVD players. You can add menu to. So, minus to. Create a photo slideshow DVD. Can be played on all DVD players. You can add menus to. Create and arrange on video DVD. Yan po. And so on. Basahin nyo na lang po. Yung pwede niyang gawin. Meron naman instruction dyan. So, yan po at iba pa. So, dito po, ngayon, ang ating gagawin dahil ang nagpo-burn sa atin is files. Yung files na ibuburn niya galing sa USB. So, ngayon, ilalagay niya sa CD. So, in my opinion, yung files na nasa CD, safe siya kaysa sa USB. Kasi yung USB mo, kahit saan mo lang yun, inilalagay, sinasaksak. At saka yung USB mo, kapag iyan ay napasukan ng virus, may tendency na i-corrupt yan or maglo-lose ang data. Yung iba, gagawa pa ng ano, ng virus na copy virus, ganun. So, yun ang mangyayari. Kung nasa CD siya, kahit saan mo nga, naman sa ipasok naman na CD players,
hindi siya magkakaroon ng virus kasi hindi siya hindi siya katulad ng USB yung save files burn, binuburn siya ang paraan niya. So ito ginawa ko dito yung files to papasok doon. Iba yung paraan yung video talaga kasi kapag video yung gagawin mo dito ka sa Born Movies and Photos yan. Gusto mo siya i-play sa DVD or CD player. Diyan ka. So meron dito erase CD, RW DVD plus RW. Ang meaning ng RW rewritable po yan. So yung CD nyo, kapag bibili kayo ng CD, may nakalagay sa CD niya yan, RW meaning sa rewritable. Or pwede mo i-rewrite or i-erase yung laman nun. Kasi kapag hindi rewritable, hindi mo na ma-erase yung laman ng CD na yun. So, yun po ang pagkakaiba ng rewritable at hindi rewritable. So, ayun po. So, tuloy po tayo. So, create a new CD, DVD, Blu-ray disc. Ayan. Ilalabas po na ganyan. So, diyan. Makikita natin yung ito. Add. So, i-click po yan para tayo po ay maka-select ng ating files na i-burn. So, ayan. Sa akin, nalakit ko na dyan for burn kasi naka-burn na ako dyan eh. So, ayan. Dyan. Pupunta ka dyan sa computer. Kung ikaw ay bago pa, hindi mo pa nalocate, punta ka sa computer. Tapos, kung saan, yung sa akin, nasa USB. So, ayan. Nasa USB sa. So, for burn. Yung sinabi ko. Yan lahat. So, isi-select yan lahat. Tapos, pupunta ka doon sa add. Yung add na yan. Yan. Papasok ngayon yan dito sa gitna. Hintayin natin. Nakikita nyo ito. Dumadami din siya dito. Yan. Pumasok na siya. Yan. Nandiyan na siya. Meaning, yan na yung mga file na ito. Pumasok na siya dyan. So, nakikita nyo ito. Itong sa baba, itong blue na ito. Ang meaning yan, yan yung capacity ng inilagay mo na files na ito. 166 MB. So, 166 MB, pasok na pasok sa CD. Dahil ang requirements ng CD ay 700 MB. So, kung meron kang CD, pwede mo pa itong CD na 700 MB, pwede mo pa itong lagyan hanggang umabot dito sa 600 MB na to o hanggang dito sa CD na ito. 700 MB lang kasi ang pwede sa CD. Kung malaki naman ang file na ilalagay mo, so, napayo ko sa'yo, bumili ka na lang ng DVD. Pero kung gusto mong i-rewrite, bumili ka ng rewritable, kung gusto mo sa lagyan ulit, dagdagan, rewritable na lang ang bilhin mo. Ito kasi, CD lang ang binili nila kasi ipapasa nila ito sa kanilang teacher kasi project nila. So, ayan. So, finish. Click lang yung finish. Then, doon na naman tayo sa next. So, ayan, next. Yan. Yan. Nakita inyo ito. Pabalik ng pabalik. Pasok na pasok, labas na pasok, labas na parang CD na yan. Post natin. So, meaning yan, ang sabi yan, please insert an empty CDR, CD RW or rewritable, DVD-R or DVD rewritable, and so on. So, i-insert mo yung blank na CD or DVD mo. You can also insert a non-empty. So, kung non-empty, nakikita nyo, CD RW, meaning writable yan. Meron RW, DVD, RW, meron siyang DVD plus RW. Writable siya. So, hindi yan tutuloy. Mag-i-X yan dyan kung hindi writable ang ilalagay mo or hindi siya CD na empty. Kailangan empty siya. Or kung rewritable. Kasi yung rewritable, pwede yun dagdagan. Mag-i-X lang siya kapag hindi empty na hindi rewritable.
So ayan, tuloy po tayo. Humihingi na siya ng CD. So in sa dyan na part, nilagay ko dyan na yung ano ko. Yung CD ko. So ayun, binabasa na niya. Ayan. Ayan, nag-check sa mini. Okay ang CD. The inserted CD R is off. Hindi po ito writable. Kasi walang RW. So, ayan. Tuloy ulit tayo. Then, proceed sa write CD. Yan po ang tagal niya. Depende sa capacity ng inyong iboboard. Ang tagal niyan. Ito, hindi ito masyadong matagal kasi nasa ano lang yun. Hindi siya, ano, malaking capacity yung ating burner natin. So, kung gusto nyo nga po pala ng installer nito, pwede ko po kayong bigyan. Just comment down below, I want installer. So, bibigyan ko po kayo ng link. Please subscribe na lang din po sa aking channel para mabigyan na rin po kayo at tulong na rin po sa akin. So, ayan po. So, forward na lang natin para madali. Kasi ang tagal. So, ayan. Pinupunasan niya. Closing session na yan. So, halimbawa po, ganyan, nag-brown out, tapos hindi writable yung CD mo, nag-brown out siya, hindi natapos. Meaning, unsuccessful yun. So, ayan, data CD recorded successfully. Yan po, successful po yung ating pag-burn. So, ganyan po yan eh, kapag nag-brown out po yung ano mo, hindi po sa naging successful, damage na po yung CD mo, mo dyan. So, mas mabuti sana, bumili ka na lang ng rewritable. Kaso parang mas mahal yung rewritable kaysa ordinary lang. Pero kung meron ka namang, ano, kung laptop naman ang ginagamit mo, hindi naman siyang madaling mamamatay yung laptop kasi may save battery. Pero kung computer, kung meron ka namang UPS, so ay backup battery na yun, hindi naman masasayang yung ano mo, CD mo doon. So, tuloy tayo. Okay. Yan na. Nag-check na. Data CD recorded successfully. So, ayan. Yan po. Tapos na po ang ating explanation dyan. So, sana po nakatulong ito. Itong video tutorial na to. At subscribe niyo po ang channel na to. At para ako ay ma-encourage ulit na mag-gawa ng video. Maraming salamat. Thank you sa pag